po ang huling sampung gabi ni Juan Dela Cruz. Malapit na matalo ang Tagabantay. Mananaig ang anak ng dilim at sa kanyang paglabas, dala niya ang simula ng tatlong araw ng kadilim. Para pero makarating! Kapayon! Kapre! Huwag kang matatakot. Di ba sasabihan sa lahat ng mga ito? Amat! Ben! Bilisan ko! Ben! Mukhang pagod ka na, Tagabantay. Tumigil ka na muna. Ako nang bahala dito. Ako ang dahilan kung bakit talaga yung buhay nila sa panganib. Kailangan ko itong itama. Balik mo sa akin ang baka na Cruz! Yan lang ba ang kaya mo, Tagabantay? Sabay-sabay. Ang Anilaw Hill sa Batangas, ang Mount Katmon sa Cebu, ang Mount Pakiling sa Laguna, at Dos Hermanas Peak sa Cotabato. Matatanda ang natutulog ang apat na bulkan na ito, subalit kamakailan lamang ay nagsimula ng magpakita ng mga aktibidades. Kasabay nito, nagsilikas na ang libo-libo mga residente na nakatira sa palibot ng apat na bulkan. Ngayon, balot na ng takot ang mga residente ito, pati na rin lahat ng tao sa ating bansa dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Libo-libong pamilya na ngayon ang nagpuntahan sa iba't ibang evacuation centers pagkatapos sumabog ang apat na bulkan sabay-sabay. At nananawagan ngayon ang gobyerno natin sa lahat ng pamilya malapit dito na huwag na kayong magmatigas at lumikas na sa pinakamalapit na evacuation center. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay bigla na lang binalot ng dilim ang buong bansa. Dahil dito, madami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, ito na nga ba ang sinasabi nilang araw ng kadiliman? Tinalo na ng kadiliman ang liwanag ng langit. Clarina, ibinalita sa akin ng mga kawal na nalalanta ng mga halaman sa buong kaharian. Hindi ba senyalis ito ng huling pagbabalik ni Peruja sa atin? Isa lang ang ibig sabihin nito. Malapit nang bumalik si Peruja para sugurin tayo. At kasama na niya ang anak ng dilim. Sinasabi niyo upang si Juan? Natalo na ng anak ng dilim si Juan. Juan!
Hindi natin siya matutulungan bilhin kung pati tayo nilalagay sa panganib. Hindi, wala na ako para sa kanya. Hindi ako mapakali. Ako, ano nangyayari? Bilhin, malakas ang apo natin. Kaya ito ni Juan. Kahit lumabas mga anak ng dilim sa kanya, kakayanin niya ito. Tayo na. Hindi ako makapaniwalang na naig na kay Juan ang anak ng dilim. Ako nga rin mahal na prinsesa. Sa sobrang lakas ng Tagabantay, parang imposible na matatalo siya. Wala na tayong magagawa pa, Mirathea. Kung talagang nanaig na sa Tagabantay ang anak ng dilim, kalaban na natin siya. Kailangan nating protektahan ang ating kaharian laban sa kanila ni Peruja. Tama po kayo. Sorry, anak. Totoo ba yung narinig ko kanina? Na ang pagdilim daw ng langit at saka pagsabog ng vulkan eh, maaaring dahil kay Juan? Lumalabas na naman daw sa kanya ang anak ng dilim. Nay, alam ko po nag-aalala kayo para sa akin. Katulad po ng lagi mong sinasabi ni tatay noon, hindi ako ligtas kay Juan. Pero Nay, naniniwala pa rin ako na may pag-asa pa na matatalo ni Juan ang anak ng dilim. At patawarin niyo po sana ako na kahit sa huli, pipiliin ko pa rin na mahalin si Juan. Sorry. Maari ba kita makausap sandali? Ako naman, Lola Belen. Ano po yun? Salamat, Rosario. Saan po? Salamat sa'yo, anak. Kasi kanina, narinig ko yung pinag-uusapan ni Cora. Alam mo ba kahit paano, nakakabawas ng takot at pangamba na marinig ko nanggaling sa bibig mo na hindi ka po ibitaw sa aking apo. Madalas ko lang po maalaala yung sinasabi niyo sa akin noon, yung hula niyo tungkol sa lalaking mamahalin ko. Sabi niyo po, marami kaming pagdadaanan na pagsubok. Pero nasa amin ni Juan, kung paano po namin ito paglalabanan. Tama ka. Siguro nga, ito nangyayaring gulo ngayon. Ito yung masusubukan kung gaano katatag ang pagmamahalan yung dalawa ni Juan. At naniniwala ko, anak. Magtatagumpay ang ibig yung dalawa ni Juan. Salamat, ha? Anak! Tumating na ang aking pinakahihintay. Naabot na natin ang kasaktalan ng ating pwersa sapagkat narito na ang anak ng dilim! Nandito na ang anak ng dilim. Sisiguraduhin ko sa ating mahal na ina na hindi ko siya bibigawin. Lulusob tayo sa kaharian ng mga engkanto. At iisa-isahin natin sila. Kapag napaluhod na natin silang lahat, ibibigay ko ng buong buo sa ating mahal na ina ang kanilang kaharian. Susunod tayo! Kasama. Alam ko na lahat kayo ay nangangamba dahil unti-unti nang nasusunod ni Peruja ang kanyang mga plano. Ang hukbo ng mga aswang, ang korona ng kapangyarihan, at ang anak ng dilim. Lahat ng ito ay gagamitin niya laban sa atin. Ngunit hindi ito ang tamang panahon upang matakot tayo. Dahil kahit ano pa ang sandata ni Peruja,
hinding-hindi tayo matatalo, mga engkanto. Dahil tayo ay lalaban ng nagkakaisa para sa kabutihan, pagmamahal, at hustisya. At gaya ng pagtalo ng aking ama na si Haring Manaon, yun din ang gagawin natin ngayon. Kahit kailan na hindi mananaig ang kasamaan ni Peruja laban sa kaharian ng engkanto. Kakaibang kapangyarihan, unti-unti nilang natatalo ang ating pwersa. Hindi kaya ng mga pulis at militar ang nilalang na yan. Kailangan natin tagabantay. Nasaan na ba siya? Totoo ba ang balita na sumuko na siya sa mga kalaban natin? Paano na tayo? Tama ang sabi ng mga tao. Si Juan ang kailangan sa labang ito. Hello? Paano kung naging anak ng dilim si Vespa? Asya, huwag mong sabihin yan. Ang mahalaga ngayon, mahanap natin si Juan. Para makasigurado tayo kung ano talaga nangyari sa kanya. Walang ititira ni isang engkanto! Ah!
Alam ko nandun ka! Juan, lumaban ka! Alam ko, narinig mo ako! Nagilan mo ang anak ng dilim! Wala na ang Tagabantay. Sa'yo ang kaharian natin. Tutuparin ko ang pinangako kay Manaon. Tatalunin kita. Pagkatapos ng tatlong araw ng kadi, ako na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa lahat. Sa wakas, matatalo ko na rin ang aking kapatid na si Manaon. Hinding-hindi ka magwawagi. Yan ang ipinangako kay Manaon. Tumahimik ka! Patay na si Manaon. At makuha ko ang para sa akin at higit pa doon! Patawarin mo ako. Juan, ikaw na ba yan? Hindi ko mapigilan ang anak ng dilim. Napakalakas niya. Di na gawin mo yung pinangako mo sa akin. Patayin mo ang anak ng dilim. Aba may magkakataon pa. Mira! Gawin mo! Patayin mo ako. Mira, patayin mo ako! Prinsesa, patayin mo na! Patayin mo na! Tagabantay! Juan! Tumakot na kayo! Katapusan mo na ni Rhea.
mamatay. Huminang na niya. Masyadong maaga ang kamatayan. Gusto ko. Unti-unti silang madurog. Unti-unti silang mawala ng pag-asa. Sa kaso ko sila gagawin alipin. Nang lahat sila ay maglumot. Kaya habang nabubuhay si Nerea at Mira, buhay ang pag-asa ng mga engkanto at mga diwata. Magpadala ng mga tauhan sa kagubatan. Hanapin sila! Masusunod, mahal na rin na. Ha! Akin na. Bakit hindi ako ang inutusan? Ako ang papatay sa kanila. Dahil may misyon ka, nasakop na natin ang lahat ng pangalan. Maliban sa mundo ng mga dahil patuloy pa rin silang lumalaban. Kung ang mga tao lang, hindi mo na sila dapat problemahin pa. Dahil papatayin ko silang lahat at iharap ko sa'yo. Wala silang panama sa aking kapangyarihan. Kami ang huling grupo nakatakas sa palasyo. Marami sa ating kasamahan ay bihag ng Peruja. Ang anak ng dilim, kasama ba niya? Inutusan po niya ang anak ng dilim para bumalik sa mundo ng mga tao. Huling nakita natin si Juan, nakipaglaban kay Peruja. Malamang nabihag siya ni Peruja. Kung isa pinupunta ng mga aswang na to. Sundan lang natin sila. Mukhang tinatawag sila na kanilang pinupunta na.